para. Boom boom. Ayan, kamusta kayo diyan mga ka 59? Welcome back ulit sa akin channel mga mamasar. San mang dako ng mundo kayo naroon. Saludo po ako sa inyo. Welcome back mga ka 59 at syempre walang ibang pag-uusapan na naman natin muli. Si Mr. Ramil Manalastas. Ayan mga ka 59. Dahil nga po dito sa kwento ni Johnny at sa kwento ng mga magkakapatid na ito, mga ka-59. Tinuring nakakaibang vlogger si Ramil Manalastas o si Katekram. Nakita naman natin mga ka-59 ang development ng mga magkakapatid. Ang pagtataguyod ni Ramil at ng buong pamilya Manalastas dito sa magkakapatid. Yung mission niya dito kay Kuya Johnny, kasama siyempre yung mission niya kay Kuya Melvin, at yan nga pong lagi kong sinasabi mga ka-five na hindi lang po si Ramil ay nakatutok sa isang vlog o sa isang tutulungan lamang, kundi kung ano man yung kanyang madaanan, kung ano man yung marinig o makaabot sa kanyang kaalaman na kailangan bigyan ng tulong, ay binibigyan po ng tulong, hindi lang dahil doon sa plano niyang bigyan yung isa sa lugar na yun. Sa patuloy na pagsubaybay natin mga ka-59 sa magkakapatid, nakita natin ang development talong lalo na si Kuya Enrico. Kitang-kita natin ang tuwa, ang ngiti na nag-uumpisa ng nadidevelop. At ang nakita natin yung pagkain na talaga namang ang lakas na rin kumain, at ang lupit pala nito sa chess mga 59, no? Sabagay, dati pa naman natin siya nakita sa mga laban, sa mga nakakalaro niya kay Teklito, na minsan niya lang kalaban sa chess, at sinabi na rin ng kanyang mga kapatid na ang laro talaga ni Enrico ay chess. Ayon mga 59, bakit kailangan pag-usapan si Ramil? Nakakahanga kasi yung ganitong klaseng charity vlogger mga ka-5-9, ano? Nakita natin na bakit ikaw kailangan mong iuwi yung mga tinutulungan mo sa bahay mo? Bakit kailangan mong iuwi lahat ng mga binibigyan mo ng importansya, dalahin mo pa sa bahay mo? Patutuloyin mo sa mga kwarto, hindi lang isa mga ka-5-9, ha? Sa mga kwarto, kasabay mong kumain sa lamesa bilang isang kapamilya. Iyan po kung bakit naiiba si Ramil Manalastas mga ka-5-9. Saan po kayo nakakita ng charity vlogger na pagtulong ay ibinigay doon mula sa kalye o mula sa kung saang lugar na pinagmulan, ay dadalhin pa sa kanyang bahay para doon patuloy na alagaan? May nakita na ho ba kayong charity vlogger na katulad ni Ramil? Pakicomment nga po kung meron na kayong nakitang ganitong klaseng tao na kapag nagsalita at kapag humaplos, humipo doon sa taong tinutulungan sa tulong ng gamot at panalangin, ay nagkakaroon ng pag-asa. Nakita niyo po yung tatay ni Johnny mga ka-59? Hindi halos makatayo, inaalalayan, pinapaliguan. Ngayon nagsisiga na, nagwawalis na, at pinapaliguan pa ang kanyang asawa. Sa latest vlog, napakaganda rin ng kanilang ipinapakita. Napakasarap sa puso na makakita tayo ng ganito klaseng charity vlogger. Kaya naman no doubt mga ka-5-9 na tanging si Ramil Manalastas lamang at wala ng iba ang makakatulad o makakatapat sa kanya. Nag-iisa mga ka-5-9. Nag-iisa, di kayang tapatan, di kayang sabayan, di kayang gayahin ng kahit nino man
na mga charity vlogger. Bukal sa puso na pagtulong, pagmamahal na ibinibigay pantay-pantay, lalo na doon sa kanyang dalawang anak-anakan, o tawagin natin anak, na si Luis at si Kuya Dave. Medyo nagkaroon nga lang ng konting problema doon sa ini-expect ng karamihan, pero hindi nagbago ang paningin ni Ramil Manalastas sa dalawang ito. Dahil alam niya, kinulang ka man ng, sa academic mo, ang kailangan lang talaga ay mabuti kang tao. Ahin mo ang talino mo kung ikaw naman ay hindi katiwa-tiwalang tao. Ganun na lamang ang ibinibigay ni Ramil Manalastas sa mga taong tinutulungan niya, mga ka-5-9. Nakita niyo ba? Magmula kay Nanay Luz, kay Dave, kay Bobby, kay Cap Ready, kay Luis, at sunod-sunurin mo pa yan, mga ka-5-9. Kaya nga po, si Kuya Jason ay gusto na rin ng mga taong kunin na lamang ni Ramil at doon na lamang itira sa bahay niya, baka sakali pa magkaroon ng pag-asa. Hindi ko po nabanggit lahat ng mga nasa bahay ni Sir Ramil. Kilala na po natin siya, mga ka-5-9. At dahil sa ginagawang ito ni Ramil Manalastas, mga ka-5-9, lalo siyang binibless. Bakit ko sinabing ganun? At bakit ko sinabing mas kakaiba siya? Ang dami pong nagpaabot ng tulong sa magkakapatid, mga ka-5-9. Pambili niyo po ng ganito, pangdagdag niyo po sa ganito. Ano ang sagot ni Ramil Manalastas, mga ka-5-9? Hindi ko babawasan ang perang binibigay ninyo sa magkakapatid. Ilalagak po natin sa bangko yan para sa future business ng magkakapatid. Na nakaplano na po ang pagpupugo o baka isama pa ang pagmamanukan. At ako na po ang bahala sa mga gastusin sa pagpapagawa ng bahay, sa mga gastusin bukod sa pagpapagawa ng bahay para sa mga magkakapatid. Sinong charity vlogger ang nakitaan nyo ng ganito, na ang ibinibigay ng mga sponsor ay para lamang doon talaga sa tinutulungan nila, at yung sarili nilang pera ang ginagamit pang pagtayo ng bahay, pang tulong pinansyal, lalo na sa gamutan? Di ho ba nakakapanindig balahib ang ganitong klase ng charity vlogger? Patuloy na humahanga, patuloy ka naming hahangaan. At sa mga susunod mo pang mga vlog, si Ramil Manalastas o Katekram, patuloy kaming susuporta, lalo na sa mga no skip ads. Maraming salamat dahil dumating ka, nahaplos mo ang mga taong wala ng pag-asa. Nabigyan mo ng bagong liwanag na kinabukasan para doon sa mga akala nila ay madilim na ang kanilang buhay. Maraming salamat po, mga ka-5-9, sa patuloy na panonood nyo po sa aking munting channel. Mga mamamangas, sir, saan mang dako ng mundo kayo, naroon, saludo po ako sa inyo. Ingat po tayo lagi, mga ka-5-9, at huwag kakalimutan ang magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay ng nakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom, boom!